Minartilyo at pinagsasaksak sa leeg hanggang mamatay. Karumalduma lang sinapit ng isang ina sa kamay umano ng kanyang sariling anak at nobyo nito. Inabot ng 4 na taon bago natagpuan ang bangkay ng biktima sa septic tank. So hello guys, again, it's me Jarvis Trimmer and welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw, pag-uusapan natin yung karumal-dumal na krimen. Binalita siya sa GMA sa 24 oras ni Atom Arroyo. Dun sa first part ng balita, sinabi dun ni Atom Arroyo, 4 na taon na nawawala yung nanay at sinabi na nasa Singapore lang dahil nagtampo. Pero walang kaalam-alam yung ibang anak na wala na pala talaga yung nanay nila. Sa 4 na taon na yon, naitago ng anak niya tsaka nung boyfriend ng anak niya yung pangyayaring ganun. Isipin niyo kung gaano kasakit sa mga kapatid niya na mismong kapatid mismo yung pumatay o kumitil sa magulang. Isipin niyo yung 9 na buwan na dinala kayo ng magulang niyo sa tiyan niya. Kung ano yung paghihirap ng magulang para lang mabuhay kayo sa loob ng tiyan ng nanay niyo. Tapos ganun lang yung igaganti mo sa magulang mo. Isipin mo yung mga nararamdaman ng kapatid mo habang nangungulila sila sa nanay mo at ikaw parang wala lang sa'yo. Paano mo nagawa sa nanay mo yung ganong pangyayari? Hindi mo naisip yung mga kapatid mo, yung tatay mo kung meron man, kung ano yung mararamdaman nila talaga. Tandaan mo, nanay mo yun kahit anong mangyari. Marami sa atin nagagalit sa magulang natin, nagagalit sa nanay natin, sa tatay natin. Pero yung galit nyo na yan, saan ba, ano bang ibubunga niyan? Oo, minsan aminin natin nagtatampo tayo sa nanay natin, sa tatay natin, o sa mga magulang natin. Pero hindi dahilan yan. Tandaan nyo, hindi dahilan yan para saktan nyo o patayin nyo yung magulang nyo. Anong klase kayong anak? Isipin nyo yung paghihirap nila simula nung pinagbuntis ka ng magulang mo, ng mama mo. Isipin mo yun, 9 na buwan kanyang inalagaan. Tapos isang iglap dahil lang sa pagmamahal na yan, dahil sa boyfriend mo, binago mo lahat. Pinatay mo yung magulang mo. Gaano kabigat? Gaano kasakit yon? Gaano kasakit sa mga kapatid mo yung nangyari na yon? Na hindi mo man lang inisip yung mga kapatid mo, nagawa mo pang magsinungaling. Isipin mo, sa 4 na taon, nagme-message ko noon yung mama mo sa mga kapatid mo, tuwing birthday, may special occasions, pero hindi nila alam. Wala na pala yung nanay nila. For 4 years, 4 na taon, na itago mo yun, ano yung konsensya na nandun para sa sarili mo? Na hindi mo man lang naisip yung para sa mga kapatid mo. Kaya kung meron kayong magulang, mahalin nyo sila. At kahit minsan, walang papantay sa magulang nyo. Tandaan nyo, mahirap mabuhay nang wala yung magulang nyo. Isipin nyo yung bigat na nararamdaman nyo kapag may problema kayo sa magulang nyo. Marami sa atin nagre-rebelde, marami sa atin ginagawa kung ano yung alam nilang kala nila tama dahil galit sila sa magulang nila. Pero yan ba yung sagot? Yan ba yung sagot para ganun yung mangyari? Tandaan nyo, kahit anong mangyari sa mundo, kahit gaano kabigat yung mundo, kahit anong problema yung dumating, o kahit anong away yung dumating sa pamilya nyo, magulang nyo yan, nanay nyo yan, tatay nyo yan, mahal na mahal kayo niyan, pero anong ginawa nyo? Sinayang nyo lang.